Ang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may maseselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga Kampante si Vanessa, natapos na ang kanyang problema kay Magda. Ayon sa kanya, ang kanyang galit kay Magda ay hindi maipaliwanag. Nakabalik naman si Magda sa selda at isinalaysay sa kasamahan niya na wala na ang kanyang anak dahil sa lason. Ang pinagtaka pa nila ni Ramona, sa tagal nila sa kulungan, wala namang nalalason. At hinala ni Ramona ang bagong server ang may kagagawan sa paglason kay Magda. Binanggit din ni Magda na kausapin niya ang warden at iimbestigahan niya ang nangyari, pero sabi ni Ramona na tapos na ang nangyari at hindi na maibabalik ang baby ni Magda. Sa halip, ipagpatuloy na lang ang buhay. At sang-ayon naman si Mayora na magpapagod lang si Magda sa balak na pag-imbestiga dahil nasa loob sila ng kulungan at ikinagalit naman ito ni Magda ang kanilang opinion dahil sa umano ang sakit na mawala ng anak. Bumisita naman si Miguel kay Magda at may dalang supplement para sa pagbubuntis ng Magda. Pilit pinapaalis ni Magda si Miguel, pero ayaw ni Miguel dahil gusto niya mag-usap sila ni Magda at nang maayos. Pero si Magda ayaw niya makausap si Miguel dahil simula pa lang umano ng pagkakilala nila ay niloko na siya nito. Ayon kay Miguel, pumunta siya para sa bata at hindi para kay Magda dahil ayaw niya nang lumaki sa kulungan at para sa kinabukasan ng bata. Kaya si Magda pinagtapat na wala na ang kanyang anak at giit pa niya, pinatay nila ang bata at tanungin ni Miguel si Vanessa at Lucas. Sumisigaw naman si Miguel sa bahay ng mga Narciso para kausapin si Vanessa. Hindi nagpatumpik-tumpik pa si Miguel at tinanong si Vanessa kung may kinalaman ba ito sa paglason kay Magda, pero nag-deny si Vanessa na wala siyang alam sa nangyari kay Magda at nakakulong na si Magda na hindi na nila pag-aaksayan ng panahon. Pinamukha rin ni Vanessa na sila lang ang pamilya ni Miguel simula nang namatay ang mga magulang at masakit sa kanya ang pagbintangan umano ni Miguel. Sumambat naman si Lucas na kriminal ba ang tingin sa kanila. Nakipagsimpatya naman ang mga kaibigan ni Magda sa pagkawala ng kanyang anak. At nakiusap naman si Magda kay Jordan para hanapin ang lumason sa kanya. Agad naman tinanong ni Jordan kung namukhaan niya. Sinalaysay naman ni Magda ang tribal star na tattoo sa kamay at pangalan na Inday. Tinanong naman ni Lucas si Brian kung siya ang napalason kay Magda. At ayon kay Brian, siya ang gumawa ng paraan dahil ayaw niya madungisan ang mga kamay ni Lucas. Pero hindi pa rin daw sapat ang ginawa ni Brian dahil wala itong maayos na trabaho para sa kanila. At sayang lang ang kanilang binabayad, lalo na sa paglason kay Magda dahil ang bata lang ang napuruhan. Dinugo at nilagnat naman si Magda. Ayon pa kay Ramona, natural lang at nanibago pa ang kanyang katawan. Hindi naman pinabayaan at inalagaan pa si Magda. Umiyak naman si Magda dahil nakita niya ang pag-aalaga sa kanya ng kanyang lolo. Pabiro naman sinabi ni Ramona na ang galing ni Magda dahil ang lolo niya talaga, hindi lang ang tita o nanay ang kinumpara. Kaya sinabi ni Magda na lumaki siya sa lolo niya na ang kasama. Kumilos naman si Jordan at pinuntahan ang mga tatuan sa kanilang lugar. Napag-alaman niya na Olga ang totoong pangalan ng lumason kay Magda. Ikininto din ni Magda kay Ramona ang pagkamatay ng kanyang lolo dahil sa sunog at ang mga Narciso ang may gawa. At sa ad pa ni Magda, pareho silang mga biktima ng mga Narciso. Tinanong ni Magda si Ramona kung ayaw ba niya ng hustisya, pero sagot ni Ramona, ang hustisya ay para lang sa mga mayayaman katulad ng mga Narciso. Pero si Magda, ipaglalaban niya umano ang hustisya para sa lolo at anak niya. Inabot naman ni Brian kay Olga ang kanyang bayad nang may sumisigaw na may naghahanap ng mga pulis kay Olga, kaya nakapagtago na ito at hindi na nakita ng Jordan at ni Chief Kiko. Sabay po natin subaybayan ang La Veda Lena.